Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. On behalf of Diadem Bible Baptist Church San Mateo Rizal, kami po ay nakikigalak po sa inyong anibersaryo. And it is my joy and my honor to be with you this afternoon. And I pray na patuloy po ang bawat isa sa atin. Amen. Amen. Sapagkat lahat ng ating gawa ay hindi nawawala ng kabuluhan sa harapan ng Panginoon. At tamang-tama po yung ating pong tema, okay? Reward according to our works. At iyan din po yung mensahe na ating pong inihanda sa hapong ito. But before that, ay magbibigay kami ng tanging bilang. Amen. Ng aking anak. At ang aming pong awitin ay pinamagatan Some Call It Heaven at saka yung Touring That City. Amen. Okay. So, ang awit na Some Call It Heaven ay pinapakita po dito yung heaven is our place. At ito po ay ating tahanan. Ano kailangan mo? Sound check, testing mic 1-2. Sound check, testing mic 1-2. Awitin, Some Call It Heaven. Pagkatapos mamaya, Touring That City. Ito ng aking kasama, ito po ay bunso ko pong anak, tatlo po sila. So, I thank God na siya po ay aking nakakasama sa mga magandang gawain. Somewhere beyond the grave, there is a land when Jesus went to prepare by his own hand, and for the saved by grace, there is a resting place, and in a few more days, it will be mine. Some call it heaven, I call it home. Some call it dreaming, let me be more. Some call it paradise, somewhere beyond the sky. Some call it heaven.
ay calling home. Okay, yung italawa po namin na awit men, Pure and Dance City. Many times I have wondered at the size of that city and all that my eyes shall behold. I can see all the wonders when I enter that city, there forever to be safe in his home. Some morning you'll find me touring that city where the Son of God is the light. You'll find me there on the street so pretty, made of gold so pure and so bright. When Jesus, the one who gave us the victory, who lets me across the where with him I will ever abide. Here on earth we have troubles that to us seem so heavy, but in heaven no one will be sad. Heaven praise will be singing, heaven praise will be ringing for the dearest friend I am. Where the Son of God is the light, you'll find me there on the street so pretty, made of gold so pure and so bright. When Jesus, the one who gave us the victory, who lends me across the divine. Awit po ng mga tunay na Kristiyano. Awit ng mga tao may katiyakan ng kaligtasan. Amen. Awit ng mga tao na sa langit papunta. Amen? Amen. Ikaw ba'y ligtas na? Amen. Ikaw ba'y nakatitiyak na sa langit ka pupunta? Amen. Then, itong awit na ito, pwede mong awitin. Amen? Amen. Okay, so hindi na po tayo magpapakatagal at tayo po ay dadako na po sa salita ng Panginoon. At nais ko po kayong dalhin sa aklat po ng Revelation. Yan, Book of Revelation. Okay. Chapter 22, verse 11 to 13. Yeah. Okay, Book of Revelation, chapter 22, verse 12 to 13. Tayo po ay magsitayo bilang paggalang sa salita ng Panginoon. I really blessed and being challenged, yung ginagawa po ninyo to memorize verses of the Bible. Actually, that's alam nyo, sa ganyang when I got saved and nakakilala ko sa Panginoon, isa po sa mga dahilan ng pabalik-balik ko sa church ay dahil din sa ano, yung quoting of memory verses. At talagang na-challenge ako sa ganyan.
Kaya lang that time, ang ginagamit ko, NIV. Hanggang sa ako'y sinabihan ng pastor na, Brad, ang gamitin mo, King James Version. So, kaya talaga nga, nag-memorize uli ako, mga, yung King James Version. Amen. And, natutuwa ko sapagkat noong time na nandoon po kami sa Diadem, ako po kami worker pa lang with Pastor Ace, at talagang mayroon po sa amin nag-memorize Psalms 119 buong-buo. Pero ako hindi po ako kontento sa ganun. Buong Bible, kinabisado ko. Genesis, Exodus, Leviticus, no? Okay. Revelation chapter 22 verse 12 to 13. Okay, nariyan na po kayo. Amen. Okay, sabay-sabay po nating basahin ang talatang ito. Let us start reading. And behold, I come with thee, and my reward is with me, to give every man according as his work shall be. I am Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last. Ama naming mapagpala, Diyos naming banal, maraming salamat po sa pagkakataong ito na ako po ay makapagministeryo sa iglesyang ito. Lord, I pray na ikaw po ang makita, gumawa at mabigyan ng kaluguran. Patuloy mo pong buksan ang puso't isipan ng bawat isa. Pangunahan mo po kami ng iyong banal na Espiritu. Patawarin mo rin po kami sa aming mga pagkukulang, mga nagawang kasalanan, anumang mga bagay na hindi matuwid sa aming puso at isipan. Forgive us, Lord, at dalangin po namin ang iyong biyaya na patuloy na sumagana sa bawat isa, ang kagalakan na nagmumula sa iyo at ang kaunawaan sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesucristo na aming Diyos, Panginoon at Tagapagligtas. Amen. 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 Please be seated. Okay? And ang pamagat po ng ating pong mensahe sa hapong ito ay pinamagatang according to your word. According to your word. Ayon sa iyong mga gawa. Now, God is a God of word. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. God is a God of word. Yes, I firmly believe. And we cannot comprehend His amazing and marvelous word. Mga kapatid, pag pinagbulay-bulayin natin ang gawa ng Diyos, hindi po natin kayang arukin. At kagilang-ilalas ang mga bagay na kanyang nilikha o mga bagay-bagay na kanyang ginawa. He created all things in the universe. Amen? Yeah. The moon, stars, sun, planets, and galaxies, visible and invisible, ang Diyos ang gumawa. Amen? Pastor, bakit sinasabi niyo pa yan? Alam po naman yun eh. Mga kapatid, gusto ko lang ipa-unawa sa inyo na ang lahat ng bagay ay nilikha ng Diyos, hindi po ito gawa ng tao, hindi po ito dahil sa malaking pagsabog o tinatawag na Big Bang Theory o tinatawag na Evolution Theory. Amen? Amen. Because we don't believe sa mga bagay na ito. Nung ako po ay high school pa, Pastor, ilan lang ang natatandaan ko yung evolution theory na ang tao daw ay the highest form of animals, malaking kasinungalingan. Amen? Amen. The Word of God tells us that everything was created by God. Okay? Visible and invisible. May mga bagay tayong hindi nakikita pero ang Diyos ang may gawa. O halimbawa lang ano? Hangin. Ano pa? Logic. Sound. Ano pa? Energy. Diba? Kuryente. Nakikita nyo? So, mga kapatid, visible and invisible. Ang sabi nga ng John 1:3, all things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. Yes. Kaya nga ang Panginoon Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay. And Colossians chapter 1 verse 16 to 17, for by Him were all things were created. Mga kapatid,
Ngayon, sino ba tinutukoy po sa mga verses na ito? Ah, Jesus. That's the reason why we believe Jesus Christ is God. Amen. Hindi po siya tao lamang. Yes, si Jesus, nagkatawang tao, pero hindi siya tao lamang. Amen. Okay? So, on these verses, pinapakita dito that Jesus Christ is co-equal with God and He is a creator. For by Him were all things created that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers, all things were created by Him and for Him. Amen? Amen. By Him and for Him. So you are created, we are created for God. Amen. Yun po ang katotohanan dyan, mga kapatid. Okay? So, and He is before all things, and by Him all things consist. Without God, we are nothing. We are not here. Amen? Amen. Ang Diyos, mananatiling Diyos kahit wala ka. Pero tayo, hindi pwede na walang Diyos sa buhay natin. Okay? So, He created all things. And that is work. Amen? Amen. God is a God of work. He created all things. He made us. And we are God's masterpiece. Kung mayroon ang pinakadabes sa lahat ng kriniyet ng Diyos, yun ay walang iba kundi ang tao. Okay? So, we are God's masterpiece. And He saved us. So, He saved us. And that is the work of salvation. Okay? The work of salvation is the greatest work that ever done in the world. Why? Just imagine, ang Diyos nagkatawang tao para lamang iligtas ang tao mula sa kabayaran ng kasalanan. Amen. Kinailangan pang gawin ang bagay nito para ikaw at ako ay magkaroon ng pagkakataon na maligtas mula sa kabayaran ng kasalanan. Amen. Alam niyo kung wala yung initiative ng Diyos sa kaligtasan, lahat tayo sa impyerno pupunta. Amen. Okay? He saved us. So, therefore, God wanted us to work with Him and for Him. Amen? Amen. God wanted us to work with Him and for Him. Okay? Kasama niya at para sa Kanya. So, not in order for us to be saved, but for God's glory. Now, sabi nga po ng Matthew chapter 5, verse 16, ano sabi doon? Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. So God expected us to do good works. Ephesians chapter 2 verse 10. Ephesians chapter 2 verse 10. Ang sabi po doon, for we are His workmanship. Okay, tayo po ha. We are His workmanship. Kaya nga nasabi ko kanina na tayo po ang masterpiece sa lahat ng nilikha ng Diyos. Okay? We are His workmanship created in Christ Jesus unto good works. So, iyon ang design para sa atin. He created us, okay? He created us in Christ Jesus unto good works. Kaya nga, kung hindi good works ang ginagawa natin, we are not obeying God. We are disobeying God. So, hindi natin ginaganap yung plan ng Diyos para sa atin. Amen. Okay? So, ang sabi dito, we are His workmanship created in Christ Jesus and to good works. Okay? Which God had before ordained that we should walk in them. Okay? Now, tandaan po natin, mga kapatid, mga minamahal, every work has a result. Amen. Lahat ng gawa, may resulta. Masama at mabuti, may resulta. Do you agree? Amen.
Ang question po, no? Kaya nga, ang question, ano ang ginagawa mo? Now, every work has a result. Sabi nga ng ilang mga quotation, without labor or work, nothing prosper. Hello? Walang nagtagumpay na tao o naging successful na hindi nagtrabaho. Amen? Amen. Kaya mga young people na narito, mga kabataan, sanayin nyo ang inyong sarili na magtrabaho. Amen. Huwag kang maging tamad. Amen. Ha? Alam nyo ang tamad? Kung sino pa yung tamad, iyan ang malakas kumain. Iyan pa ang reklamador. Yung tamad, magaling gumawa ng paraan yan para umiwas sa trabaho. Ang lakas pang natulog niyan. Tama ba o tama na? O natamaan ka? Okay. So, laziness may appear attractive but work gives satisfaction. Yes, yan ang reward ng may trabaho. Now, the best preparation for good work tomorrow is to do good work today. Amen. Kaya yung mga kabataan, iyan nga sinasabi natin, magsimula ka na ngayon na gumawa ng tama, gawin yung mabuti, gawin ang bagay na ninanais ng Diyos sa ating buhay. Amen. Okay? So, ngayon, hindi bukas, akala ko maggagawa ng mabuti pag ano, yung malapit na akong mamatay. So, mga kapatid, let us realize that the privilege to work is a gift. Ha? The privilege to work is a gift. The work, the power to work is a blessing. And the love of work is success. Okay? So again, the question is, what work are you doing? You work of God or work of the flesh? Ano ba yung ginagawa? Reward according to our works. May mga reward to eh. If you work for God, there is a reward. If your work is of the flesh, may reward din. Kaya lang, magkaiba yung reward nila. Okay? Yung work of the flesh, it leads to distraction. Okay? Pero yung work of God, work, kumbaga sa, it give us edification and satisfaction and blessings. So this afternoon, I would like to share with you three things about work. Tatlong bagay tungkol po sa pagtatrabaho. Okay? So number one, the command to work. And then number two, the challenge to work. And then number three, the consolation to work. Are you ready? Yes. Are you excited? Yes. The command to work. Exodus chapter 20, verse 9 to 11. Ang sabi po ng Panginoon, 6 days shall thou labor and do all thy work. Tayo po ay mayroong 7 araw sa isang linggo. Right? Amen. Yung 6 doon, itinalaga sa'yo para magtrabaho ka. E bakit pati yung 1 araw gusto mong kunin? Ilaan mo sa Diyos yan. Amen. Nakalaan dapat sa Diyos ang 1 araw. Amen? Amen. Binigyan ka na nga ng 6 araw, pati yung isa, yung ika-7, kukunin mo pa. 6 days shall thou labor and do all thy work, but the 7th day is the Sabbath of the Lord thy God. In it thou shalt not do any work, thou, nor thy son, nor thy daughter, thy manservant, nor thy maidservant, nor thy cattle, nor thy stranger that is within thy gates. For in 6 days the Lord made heaven and earth, the sea and all that in them is, and rested the 7th day. Wherefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. So mga kapatid, the command to work.
Kaya yung buong isang, anim na araw, sige, kung talagang workaholic ka, gawin mo na lahat ang gusto mong gawin, trabaho. Amen. Pero yung ikapito, ilaan mo sa Diyos. Amen. Amen? Amen. Wala dapat, sasamba ba ako o magtatrabaho? Sasamba ba ako o magtatrabaho pag-araw ng Diyos? Dapat wala nang ganun eh. Kapag sa ano, automatic na yun. Kailangan pa bang i-memorize yan? Hindi na. Dapat nasa ugat mo na yan. Huh? Alam mo na kung saan ka nararapat pag-araw ng panambahan. Araw ng Diyos. Okay? So, ayan po. And then Ecclesiastes chapter 7 verse 13. Ang sabi ng Bible, consider the work of God. Now, tayo napakasipag po natin. Yung iba po sa atin dito, napakasipag magtrabaho. Diba? Sino po dito ang namamasukan? Sino po ang meron pong business? Sino po yung wala talaga? Walang trabaho? Wala silang ginagawa. Friend, joke lang po. So, mga kapatid, minsan, di ba, mga bari, pagtrabaho, kayang gumising ng alas 5 para pumunta sa trabaho. Bakit pagdating sa panambahan, hindi natin magawang maging maaga? Eh, kaya naman. Di ba? Amen. Nakakalungkot. Malaging late. Late na nga, huli pa. Di ba? Late na nga, siya parang nauunang umuwi. Consider the work of God. Amen? Amen. Consider the work of God. Kinukonsider mo lagi yung trabaho mo. Okay naman yan. Ini-encourage na natin na talagang mag-work tayo eh. Diba? Kasi pag ikaw hindi ka nagtatrabaho, madali kang mamamatay. Oh. Amen. May stroke ka. Galaw-galaw din. Na hindi maagang pumanaw. Ano? Amen. Kayo ba gusto nyo ba kasama ng tamad? Ang sakit sa matang tingnan ng taong tamad. Yung ikaw, lahat ng effort, ginagawa mo, yung kasama mo nandun na. Nagmamasin lang sa'yo. Pagkatapos, iyon pa yung puna ng puna sa'yo. Diba? Consider the work of God. And then Proverbs chapter 16 verse 3, commit thy work unto the Lord. Amen. I'm encouraging everyone, beloved in the Lord, na tayo po ay gumawa sa Panginoon at i-consider, italaga natin ang ating mga gawa sa Panginoon. And thy thoughts shall be established. Italaga po natin. Italaga mo ang iyong puso at isipan na ako ay magtatrabaho ng maayos sa aking trabaho. At ako ay magtatrabaho din para sa Panginoon. Okay? So, commit thy works unto the Lord and thy thoughts shall be established. Memorizing scripture, work for God. Amen. Bible reading, work for God. Soul winning, work for God. Giving testimony, giving gospel tracts, inviting people. Now, alam nyo po, wala po tayo dito kung walang mga nag-effort na tao para tayo makakilala sa Panginoon. Okay? And lahat tayo ay resulta lamang ng mga taong gumawa sa Panginoon. Naglingkod at gumawa sa Panginoon. Okay? Commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established. Para hindi po tayo toss to and fro. Na kung saan ang hangin, doon ka, ibig sabihin, establish ka. Diba? So, the command to work. The command to work. In fact, mayroon pong message ang Panginoon sa Proverbs chapter 6.
Na sabi nga doon, verse 6 to 9, go to the ant, thou sluggard, consider her ways and be wise, which having no guide, overseer or ruler, provided her meat in the summer, and gathered her food in the harvest. How long wilt thou sleep, O sluggard? When wilt thou arise out of thy sleep? Isipin nyo, ang mga langgam ay mga maliliit na nilalang. Pero meron po tayong matututunan sa kanila. Amen? Amen. Sila po ay mga masisipag na nilalang. Paroon at parito, nagtatrabaho. Naghahanda sila ng pagkain sa araw ng summer upang pagdating ng tag-ulan, meron silang makakain. Amen. Okay? May nakita po kayong langgam na tamad? Ha? Sino na nakakita ng langgam na tamad? Ang galing mo, ha? Ay, eto ang sabi, kaya tanong dito, how long will thou sleep, O sluggard? Kaya yung ano, yung pala, mahilig matulog, tamad yun eh. Amen? Amen. May mga kabataan, kung hindi mo gigisingin, aabuti ng alas 12 ang gising eh. Meron bang ganyan? O lahat na nandito masisipag? Pagising ng umaga, magdi-devotion muna, pagkatapos maghihintay ng ano nang maano bang gagawin ko pa? Ano bang gagawin ko? Ano bang pwede kong magawa ngayong araw nito para makatulong sa inyo? Sana all. Okay, so iyon po, no? Ang mensahe po sa atin ng Panginoon. Okay? The command to work. Okay, so point number 2 po natin, the challenge to work. The challenge to work. 2 Chronicles chapter 15 verse 7. Sabi po doon, be strong therefore. Be strong therefore and let not your hands be weak. Yan. So, kinakailangan po tayong maging matatag. At ang sabi dito, let not your hands be weak. Ibig sabihin, huwag mong hayaan na yung kamay mo ay hindi nagtatrabaho. Amen? Amen. So, alam nyo, ang tamad, galit sa masipag. Naobserbahan nyo ba yun? Eh siyempre, yung masipag galit din sa tamad. Kaya hindi sila pwedeng pagsamahin eh. Alam nyo, pag tamad ka, kahit si Satanas, hindi ka tatanggapin eh. Kasi gusto ni Satanas, masipag kang gumawa ng kalokohan eh. So, be strong therefore, and let not your hands be weak. Then 2 Chronicles chapter 31 verse 20 and 21. Ito po sabi, and thus did Hezekiah throughout all Judah, and wrote that which was good and right and truth before the Lord his God. And in every work that he began in the service of the house of God, and in the law, and in the commandments, he seek his God, he did it with all his heart and prospered. Yes, mga kapatid, this is a good testimony of King Hezekiah. Ha? Mga minamahal, hindi lamang po tayo inuutusan ng Diyos na magtrabaho, gumawa, kundi ang paggawa natin dapat tama, maganda, at nasa katotohanan. Amen? Amen. Do that which was right, good, and truth. Yan. At ang sabi pa dito, itong si Hezekiah, sinasabi ng Bible, and in every work that he began in the service of the house of God, and in the law, and in the commandments to seek his God, he did it with all his heart. Ilagay po natin ang ating puso sa ating trabaho. Okay? Kung maglilingkod ka sa Panginoon, ilagay mo ang iyong puso.
sa iyong trabaho, ilagay mo ang iyong puso nang hindi sablay ang mga trabaho natin. Amen? Amen. May mga tao kasi basta makapagtrabaho lang eh. Diba? Bara-bara, okay na yan. Ayos na yan. Okay? Pero dito, makita po natin, no? Na talagang ang ginawa po ni King Hezekiah ay maganda, tama, at katotohanan. At ibinigay niya ang kanyang puso sa kanyang trabaho, sa kanyang paglilingkod, sa bayan, at sa Diyos, at ang resulta, and he prospered. Amen? Amen. And he prospered. So, rewards according to our works, he prospered. Amen? Amen. So, alam niyo po, ang kaligtasan natin, hindi pinagtatrabahuan. Kasi regalo ng Diyos yan eh. Amen. It is a gift not of works, lest any man should boast. Pero when it comes to reward, mga minamahal, dito pumapasok yung work. Mamaya, makikita po natin yun. Now, another story on the book of Nehemiah, chapter 4, verse 6. Ang sabi po doon, so built with the wall, and all the wall was joined together unto the half thereof, for the people had a mind to work. Ano po bang pangyayari dito? Mga minamahal, ito pong Jerusalem ay na-conquered. Okay? Sinunog yung mga walls. Okay? Yung mga, ano ba yung walls sa Tagalog? Mga pader. Nawasak po, ano? At kinakailangan nilang i-repair ito, ayusin, yung walls of Jerusalem. In 52 days, nagawa nilang bakuran ang buong Jerusalem. In 52 days, I don't know kung gaano kalaki yung Jerusalem. Pero yung San Mateo, subukan nating paikutan ng wall sa panahon natin ngayon. Kaya ba yung 52 days? Ha? 7 years. Ha? 7 years tuwing may election lang, ano? During that time, wala pang mga train, walang mga, ano eh. Pero in 52 days, they were able to build that wall. Why? For the people had a mind to work. Amen? Amen. Kaya pagka ang utak mo nasa trabaho, may resulta. May mangyayari. Pero pagka ang utak mo tamad, ayaw mong magtrabaho, walang mararating. Amen? Amen. So, ayan. And then Ecclesiastes chapter 9 verse 10. So ito po yung challenge sa atin to work. When we work, let us work good, right, truth, and give our heart, and then let us have the mind to work. Amen? Amen. Hello? Lalo-lalo na sa gawain ng Panginoon. Consider the word of God. Ecclesiastes chapter 9 verse 10. Whatsoever thy hand findeth to do, do it with thy mind. Anong ibig sabihin? Ibigay natin yung best. Amen. Amen? Amen? Hindi yung basta lang tayo makapagtrabaho. Okay? So, kumusta na ang ating mga gawa? Is it good? Is it right? Nandyan bang yung puso? You have the mind to work? Binibigay mo ba ang yung best? Kahit sa pag-aaral, di ba? Work din yan. Mga estudyante na narito. Sa panahon na ikaw ay dapat mag-aral, mag-aral ka. Amen. Hindi yung boyfriend or girlfriend yung iniisip mo. Amen. Okay? So, tandaan po natin yung kanina sinabi, ano? Yung the best preparation for good work tomorrow
is to do good work today. Alam nyo, maraming mga mahihirap na tao at this present time, iyon ay isang kadahilanan nung kanilang kabataan, hindi sila nagtrabaho, hindi sila nagsikap, wala pong mga ganitong paghahamon. Amen? Amen. At ngayon kung sino-sino ang sinisisi sa kanilang kahirapan. Gobyerno, kapitbahay, pastor, di ba? Minsan nasisisi. Okay? So, that's the challenge to work. Give our best. For there is no work, nor device, nor knowledge, nor wisdom in the grave, whither thou goest. And then, the last point. Ang bilis ko, Pastor. Okay lang. Mahaba naman nag-preach si Pastor kanina, di ba? Sige, ngayon, iksiam ko. The consolation of work. Okay? So, sabi ko nga, lahat ng trabaho may resulta. Okay? So, ang sabi nga ng Isaiah 32 verse 17, the work of righteousness shall be peace. And the effect of righteousness, quietness, and assurance forever. Amen? Amen? Amen. Kaya yung blessing nito, walang bighati eh. Oo. Yung blessing ng mga taong talagang nag-work, mas lalo na po righteousness, ando po yung quietness and assurance forever. Peace. Okay? So, consolation work of work. Hebrews chapter 6 verse 10. Ang sabi po, for God is not unrighteous to forget your work and labor of love. Amen? Amen. Amen. Hindi nakakalimutan ng Diyos ang iyong mga gawa, ang iyong papagal na may pagmamahal. Okay? God is not unrighteous. Hindi siya unrighteous para ano, kalimutan yan. Okay? Which ye have showed toward his name, and that ye have ministered to the saint and do minister. Okay. So kung tayo po ay gagawa sa Panginoon, gawin natin ito sa pangalan ng Panginoon. Sa kaluwalhatian ng Panginoon. When you give, do it for the Lord. Amen? Amen. Kasi ang Panginoon, ang may pangako na pagpapalain ka. Hindi ang pastor. Hindi siyang may pangako na ibibless ka. Kundi ang Panginoon. Diba? Pag ikaw ay nagtapat sa Panginoon, siya din ang magpapala sa iyo. Okay? So lahat ng ating mga ginagawa, do it for God. Okay? So, yung tayo po'y naglilingkod sa isa't isa. Diba? Then, 2 Chronicles chapter 15 verse 7 kanina, ang challenge, be ye strong, therefore, let not your hands be weak. Ano po yung consolation? Your work shall be rewarded. Amen. Your work shall be rewarded. Amen? Amen. Napakagandang verse po niya. Be strong therefore and let not your hands be weak, for your work shall be rewarded. Okay? Kaya nga, ang sabi po ng 1 Corinthians chapter 15 verse 58, therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Mas lalo po tayong maging maalab sa ating paglilingkod sa Panginoon. Maging maalab, maging unmovable, huwag tayong matinag. May mga problema mang dumating, may mga pagsubok, may persecution. Okay? Keep on in the Lord. Amen? Amen. Okay. At lalo pong mag-abound po tayo. No? Hindi yung ministry natin
paunti ng paunti, dapat malaki ng malaki. Alala ko po, when I got saved, talagang wala namang nagsasabi sa akin, pero ako'y observant eh. Tinitingnan ko pagkatapos ng service, yung mga kapatiran, uwian, wala man lang may nag-aayos ng ano dyan. Ang mga hymnals, ano, walang may nagwawalis. Walang nag-uuto sa akin, talagang, okay, yun ang ginagawa ko. Okay? Alam nyo, pinagkatiwalaan ako mag-songlit. Hindi naman talaga ako marunong eh, pero sige. Trying hard. At iyon ang simula din nung naimpon ako sa mga ministry. Nung ako'y young people pa lang, wala pa kayo ng pastor. Eh dati po, mayroon kaming ministry na yung skit ba, pagkahapon, diba? Young people presentation. Opo, nagkaroon kami ng ganong mga ministry. At ako'y naimpon doon. Tuwang-tuwa ako nung mapasama po ako doon sa skit presentation na ang pamagat po ay The Prodigal Son. Oo. At meron po akong ginanapan doon. Hindi ako yung tatay. Hindi ako yung prodigal son. Hindi ako yung elder brother. Ako yung gumanap na baboy. Oo. Pero parang hindi bagay sa akin kasi nung time na yun, payat na payat pa ako eh. Pero alam niyo mga kapatid, ang saya-saya ko. Oo. Iyon lang yung ginanapan ko. Pero yung mga ganong work, unti-unti, dumadami. Okay? Hanggang sa ako po ay naturuan na mag-soul winning at kung ano-ano pang mga gawain. Okay? Hindi yung Sunday school teacher ka ngayon, tagapagturo, later on, wala, nandiyan ka lang, taga-upo, taga-puna. Dapat dumadami yung ating po mga ministeryo. Amen? At ginagawa natin ito ng tama, ginagawa natin ito ng maayos, ginagawa natin ito ng may puso, ginagawa natin ito na ang ating isipan naroon. Hindi po yung lutang ka pagdating sa gawain ng Panginoon. Amen? Kaya nakakatuwa po yung mga kabataan dito. Nagme-memorize. Nagbabasa ng Bible. So kami po ay connected po sa Moriah family. Kasama po ang iglesia nito. And I'm glad na meron po tayong bishop na humahamon lagi sa atin to read our Bible. And we as preacher, we are challenged to read our Bible 10 chapters a day. Grabe, doon sa Moriah, hindi pwedeng tumayo sa pulpito na hindi ka nagbabasa ng Bible. Dahil doon, ordinaryong miyembro nagbabasa ng 7 chapters a day. That is work. At ang maganda, yung nagbabasa ng Bible, madaling i-challenge. Madali silang sumunod. Okay? So, ako, I thank God na ako yung na-challenge sa ganun. At hindi pa ako nakontento doon, ginagawa ko pa yan ng ano eh, ng devotion. Pinapasa ko sa mga, ano ba, kakilala ko. Even, nakikita mo yung pastor, pero sa ngayon, natigil yun eh. Kasi, kami po'y nag-aaral sa isang school na connected po sa California. Meron po kaming isang subject, yung Book of Mark survey, na ang assignment namin, we have to read the Book of Mark 100 times. Grabe, 100 times? Eh, ang Book of Mark, 16 chapters eh. 100 times yung babasahin. Sabi ko nga, mayroon pa makakagawa nito sa amin. Pero nung pinag-aralan ko, kaya eh. And I started to read the books. Eh, sayang nga lang, parang nakaka-17 pa lang ako. Malapit na silang dumating dito ulit. Okay? So, 100 times.
That is worth. Pero meron pong reward yan. Yung mga memory verses, nagpapasalamat ako nung ako'y nag-aaral pa sa Bible school. Every day, we have to memorize. Sa 5 verses a day. Hindi po yan yung ano, hindi po yan yung pray without ceasing Jesus your thing. Mahahabang verses. Pagkatapos may mga exam pa every day. Parang tortured pero okay lang. Nasali ka doon, hanapin mo. At napakinabangan ko lahat ng yun. Hindi ko na naalala ngayon. Napapakinabangan mo pagka ikaw ay, alam nyo, minsan may nagtuturo. Talagang memorize kasi yung mga verses eh. Nakaka-flutter na mapakinggan, ang galing niyo, tingnan mo. Ay, yung kaibigan niya sinasabi, sabi, oo, alam niya yan, syempre, trabaho niya yan eh. Sabi. Okay? May talagang maganda blessing kapag ikaw ay, di ba? Nami-memorize mo yung ganyan. So, yan po. So, there is a consolation. Consolation po sa atin. Okay? Peace, quietness, assurance. And, yan po. We are being challenged by Apostle Paul na tayo po ay maging steadfast. Huwag matinag. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. So, pumunta na po tayo ngayon doon sa ating teksto. Okay? Ano po yung text natin kanina? Ha? Revelation chapter 22 verse 12. So, ano po sabi ng Panginoon? And behold, I come quickly. And my reward is with me to give every man according as his work shall be. Beloved in the Lord, God has something for us. Amen? Amen. God has something for us. Our reward is in Him. Ang Panginoon ang magbibigay sa atin ng reward. Amen. Kaya nga, everything we do, do it for the Lord. Do it with your heart. Okay? Our reward is in Him. Ang Panginoon ang nagsasalita dito, nagpakilala pa siya, I am Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last. Yan ay walang iba kundi ang ating Panginoon sa Kristo. So, our reward is in Him. At our reward is ready. Nakahanda na eh. Behold, I come quickly. My reward is with me. Nakahanda na. Amen. Amen? Amen. At yung reward natin is according to our works. Amen? Amen. Kaya nga, mga kapatid, nawa maging challenge po ito sa atin na tayo po ay magsumigasi. Okay? Kasi may reward. Hindi tayo mag-work sa Panginoon para maligtas. Amen. Kasi ligtas ka na eh. Amen. After nakilalanin mo, tanggapin mo si Kristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Ano po yung, actually, yung works may enemies yan eh. Ano yung enemies of work? Slothfulness, hopelessness, aimless attitude. Oh. Slothfulness, katamaran. Alam niyo po, mayroong isang klase ng hayop na ang pangalan ay sloth. Alam niyo po yun? Yung sloth? Oh. Yung sloth, karamihan ng mga sloth, namamatay sila dahil sa gutom. Ang mga sloth, mahilig sila matulog. Pagkatapos, ang bagal-bagal pa. Ganyan po ang taong tamad. Amen? Amen. Mahilig matulog, ang bagal kumilos, ang bagal mag-isip, ang bagal mag-desisyon. At
umiiwas sa trabaho. So, slothfulness, enemy of work, hopelessness. Tayo po ay meron pong blessed hope. Kaya walang dahilan para hindi tayo magtrabaho sa Panginoon. Amen. Yes, naiintindihan po natin, pagka ang tao hopeless, walang gana talaga magtrabaho yun eh. Pero we have a blessed hope. Amen? Amen. Coming from the Lord. So we have no reason. Then pinakamabagit dito yung aimless attitude, kung wala kang gustong marating. Contento ka na sa simpleng pamumuhay. Walang ligo, simpleng pamumuhay, no? Walang sikilyo, walang... Na yung, ayos ka na dyan. Diba? Okay na ako dito. Kahit pinapakain lang ako. Mga kapatid, meron po tayong bagay. May mga bagay na gustong ipagawa ng Diyos sa atin. Amen? Amen? And everyone of us can do work for God by His glory, by His grace. So, kaya nga, italaga po natin ang ating puso sa Panginoon. Huling talata, John chapter 6, verse 27 to 29. Kaya nga, ito ang sabi ng Panginoon sa mga tao, labor not for the meat which perishes, but for that meat which endureth unto everlasting life, which the Son of Man shall give unto you, for Him hath God the Father sealed. Okay? Now, sinasabi dito ng Panginoon, huwag lamang yung mga trabaho, panglupa, kundi ang mga gawin natin ay yung magpunyagi po tayo sa mga bagay na hindi masisira, no? Which endureth unto everlasting life, no? Which the Son of Man shall give unto you. Okay? So, ibig sabihin, kung tayo po ay nagsisikap sa mga temporal na bagay, dapat trumabaho po tayo sa mga eternal na bagay. Amen? Amen. Yung mga bagay na para sa Panginoon. Para po sa uling nais po namin magbigay uli ng isang tanging bilang at dito po kami magtatapos. Amen? Amen. At pagkatapos, Pastor Ace, actually, ayoko nang awitin ito, pero ito kasi ang title ng awit, ng aming awit eh. Ayoko na eh. Anak, aliga. Ito po ay sariling composition. And meron pong pag-challenge sa atin dito na maglingkod sa Panginoon. Amen. Sound check. Bakit ganito? Magkaiba yung signal. Ang buhay ko
ngayon ay naan sa'yo. O Panginoong Jesus, dakila ang pag-ibig mo. May lapa na ngayon ang puso ko. Jesus, kung wala ka, pag-ibig mo sa tulad ko, hindi nagbabago. Pangarap at ang buhay ko, ngayon ay naan sa'yo. O Panginoong Jesus, dakila ang pag-ibig. Maglingkod ka ngayon sa Panginoon. Pastor Ace?